Gaano nga ba kahalaga sa ating motor na dapat i-chine-check natin lagi if nasa oil level pa yung langis ng ating makina? Ano yung magiging posibleng sira? Anong mangyayari sa ating makina if hindi natin na-check yung oil level ng ating makina? Well, sa video ito mga katropa, tatalakayin natin yan, pag-uusapan natin yan dahil may share po ako sa inyong problema ng isa nating katropa na dinala niya dito sa ating shop. No, nagpatulong po siya kung ano yung magandang paraan para tanggalin yung parts na nasira sa kanyang motor dahil sa hindi niya na-check o natignan o naalagaan yung langis ng kanyang makina. Pero bago tayo dumiretso sa video na share ko sa inyo, ay humihingi po ako sa inyo ng suporta. Nasuportahan niyo naman po ito Ratchet Channel, Burang TV Official. No, ito po yung YouTube channel ng tropa. Marami tayong gagawing mga stress reliever video dito sa YouTube channel na ito. So sana masuportahan nyo po. Pag hindi po kayo busy, kung may time kayo dyan, dalawin nyo naman po at isubscribe nyo na rin itong ating YouTube channel. Sa mga bago po dyan na ngayon lang nakabisita sa ating YouTube channel, baka naman pwedeng pahit ng isang subscribe dyan at yung notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, so kung gusto nyo yung ganitong video, ay umpisa na natin po. Yun, so ito po yung isang case na mangyayari sa motor mo if hindi mo naalagaan na kulang na po sa level ang yung oil. So sa part ng ating customer ay ito po yung part ng stock bolt, ito po ay kinalawang na po sa loob, no? Dahil po sa sobrang init ng makina, dahil nga sa kakulangan ng oil, ay naglock na po dito sa part na ito. So kung sino man yung nakaranas dyan ng ganitong problema ng makina, well, ayan po, no? Napakahirap po pag ganito po yung mangyari, no? Pag tinipid mo sa langis ang iyong makina, ay baka mangyari sa'yo yung ganitong sitwasyon. So, ingat-ingat din ka, tropa. Okay? So, naglagay siya ng WD-40 para medyo sumipsip daw-daw dyan sa part na yan. Ayan. So, napakahirap niyan, tropa, pag nangyari sa'yo yan. Ayun, no? So, kung napansin nyo, yung first step na ginawa ng tropa natin, binabara niya po muna ng WD-40. Sabi ko sa kanya, try mo lang if mag-work, pero ang nangyari ay hindi po gumana. Well, ito po yung second na ginawa ng ating katropa, kasi may mga nakapag-suggest sa kanya na ganito dapat yung gawin, na ganyan gawin. So ito po yung next na ginawa niya. Panoorin niyo po. So ito naman po yung sunod na ginawa ng tropa, dahil nga po may nakapag-suggest sa kanya na initin daw yung bore, ano? Para lumambot daw, initin yung bakal para lumambot, matunaw po yung kalawang sa part na 'yan. Well, sabi ko sa kanya, i-try mo lang, no? Hindi ko magagarantiya sa iyo na matatanggal mo 'yan, kasi sa mga naka-encounter kong ganyan, chinachap-chap ko pag yan na yung labanan, ganyan na po yung sitwasyon. Pero sinubukan ni tropa, ito po yung pangalawang subok niya na ginawa, ininit niya. So panoorin natin kung madadali nga ito ni tropa, no, sa paggamit po ng blowtorch. Ayan. So ininit niya po yung kanyang bore, kung lalambot daw po, no, matunaw daw po yung kalawang sa part na yan. Pero bago niya po ginawa, sinabihan ko na po siya na hindi mo basta-basta mapapalambot yung bore sa pamamagitan ng blowtorch na yan, dahil nga po yung aluminum ay isa pong heat resistance. Tama po ba, tropa? Ayan. So yan, pinapalambot niya po yung bakal, nagbabaka sakali na lumambot yung bakal at mahila niya yung bore. So pinagbigyan ko si tropa sa kanyang kahilingan, sa kanyang kagustuhan na palambutin ito. Ayan. So ito, panoorin natin si tropa habang pinapalambot niya yung bakal. Ayan. So kitang-kita nyo naman na nag-effort talaga si tropa, no, na palambutin ito. Yun. Pero kaya na sinabi ko, bago niya pa ito tirahin,
sinabihan ko na po siya na hindi obra yung ginagawa niya. Ayan. So, kitang-kita nyo naman na talagang iniinit niya at sinusubukan niyang isave yung kanyang bore. Yun. Kasi nga po, sabi ko sa kanya, pag ganyan na po yung sitwasyon, wala na tayong magagawa dyan. Kailangan na natin katingin yung bore para hindi po masira yung center block. No, yung center ating crankcase. Yun, pati sa loob, tinitira nyo. Yan. So, sa discard nito ni tropa, nasira po yung kanya guide. Nasunog din. Yun, no? So, tinukto. Ayaw talaga, eh. No? Ang tigas. Oh, walang nangyari sa ginawa ni tropa. Dahil dyan sa part na yan, napakahaba po niyan hanggang sa baba. Yung kinain na po yan ng kalawang. Yun, so nagbakasakali ulit si tropa. Yun. No? So talagang hindi niya sinusukuan yung kanyang bore. Yun, no? Talagang sinisave niya pa niya. Save for the last. So naging mahaba yung proseso na ginawa dito ni tropa. No? Yung una, naglagay siya ng tawag doon, WD-40. Yun, no? Hindi nga umalog. Stay strong. Ayun, pinukpok na. Tigas, no? Yun, so yun po yung second na ginawa niya. Ginawan po na hindi ito umubra, no? Kahit ininit niya na po. Kasi sabi ko nga sa kanya, aluminum is a heat resistance, no? Hindi po madadali, hindi mo madadali agad-agad yung nasa loob niya. Kasi sobrang kalawang na po. At saka napakahaba ng space ng kinalawang niyan sa loob. Kaya hindi mo mayayari yan. Sa kanya, if ipasitilin mo yan, no, eh baka matanggal mo pa. Ayan, so hindi niya naman dinala yung kanyang makina sa shop. Kaya, ito po yung next na ginawa niya. Nabukasan na. Yun, so makikita niyo po dito, hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano niya to inupakan, no. Brutal na po yung ginawa dito ng ating katropa. Dahil naiinis na po siya sa kanya motor. Ayun. So, naubos na po yung pasensya niya. Nabuti na lang napansin ko na tinitira niya na talaga. Kasi kung nagkataon na nawasak po yung kanyang center crankcase, no? Mas malaking sakit sa ulo yung mangyayari. Yun, no? So, talagang nawala na siya ng pasensya dahil dyan sa part na yan, kinalawang na yan, no? Sobrang kalawang na po yan sa loob. Yan, mahaba yan mula dyan. Diyan, papunta dun sa loob. No? So, napigilan ko si tropa na mas mapalaki pa yung gastos niya rito. No? So, tinira na lang tinira niya ng sinchel, oh. Hindi pa rin bumigay, no? Hindi niya na pa rin napalabas. So, ayun. Yan. Yun, oh. So, ginamitan niya na dito ng dahas. Kung nakita niyo, binanata niya. Tapos nung mapansin ko, sabi ko sa kanya, itigil mo na yan tropa kasi baka masira pa po yung iyong block ng iyong makina, yung crankcase, no? Sa kapupukpuk niya. Sabi ko sa kanya, mas maganda ganito yung gawin mo, no? Dali mo sa shop at ipakating mo doon, no? Ayun. So panoorin niyo po yung itsura nung pinatanggal niya ito sa shop at pinakating niya. Kasi wala akong grinder dito sa ngayon dahil nga po nasira nung nakaraang bagyo. So sa mga gusto nga po palang mag-abuloy-abuloy. Mga gusto mag-share ng blessing dyan, no? Wala po akong grinder dito ngayon. Ayan. So yun nga, dinala niya sa shop, sa welding shop, at pinakating niya doon. So ito na po yung naging resulta ng kanyang makina. So ayan, so ito na po, pinakating ko na po. Dinala ko na po sa tropa ko na may welding shop. At pinatira ko na po. So sumama po ako kasi baka tamaan po dito sa part na ito, no? Masira, kaya minabuti ko na pumunta sa shop at samahan, i-guide yung tropa ko kung paano niya titirahin. So kung nakita nyo naman, nasunog po yung kanyang roller guide dahil sa ginawa niyang pag-lulotorch, no? Yun, so kung nakinig siya sa akin umpisa pa lang na hindi na madadali yan, hindi na sana napagastos siya, pati pa yung kanyang roller guide, bibili niya pa. Ano? So wala na yung bore niya, no. Grabe. Ayan.
Actually, madadali naman to pag inasitilin eh. Sobrang init. Pero wala dito sa aming may malapit na ganun. Kaya, ito yung kadalasang nangyayari. No? Pina-chachap-chap ko na lang at bibili lang siya ng panibagong bore. Ayun. So, pag nakabili siya, okay na yun. Okay? Ayun. So, nakita nyo naman, no, yung mga naging struggle ng makina na yan, no? Binabad niya sa WD-40, linotorch niya, tapos dinakanan ng dahas, tapos sa pinakahuling part, ginating niya na lang, no? Yun. So, yun po yung magiging problema ng motor mo, katropa, if hindi mo chine-check ang oil level, no? Hindi ko naman po sinabi na ito ka agad yung magiging sira ng iyong makina if wala sa oil level. Ito lang po yung isa sa mga posibilidad, no, na maaring mangyari sa iyong makina pag wala po sa level ang iyong oil, no, kung napabayaan mo ito, no, kakaluwangin doon sa part ng stag bolt. Ay nako, masakit sa ulo po yun. Ayan. Ayun, so hanggang dito lang muna mga katropa yung video na ito, no. Abangan nyo po sa next video natin, bubuhoy natin yung makina ng ating katropa. Kasi bibili nga tayo ng bagong cylinder head, top gasket. Ayan, ibubuhin natin po yun. Tapos salpak natin sa kanyang makina. So, bangan nyo po yun. Ayan. Yun, pero shoutout muna tayo kay Jen Madlang Bayan. Shoutout na rin po tayo kay Islagag Gagos. Shoutout din po tayo kay Edwin Otaide. Shoutout na rin po tayo kay Ma'am Grace Gokong. At syempre, shoutout tayo kay Miss Ann TV. So hanggang dito lang muna yung video natin. Sana ay may natutunan kayo sa simpleng tips na sinabi ko na dapat talagang i-check natin lagi if nasa oil level yung ating makina. Ayan, hanggang susunod natin. Dito mga ating mga tops, gaya like ko sinasabi dito sa ating YouTube channel. Customer ay ingatan para lagi tayong balik-balikan. Ako po si Papa Chad. God bless you all. Ingat mga tropa.